Bombo Weather Update. Magandang umaga mga kabomod Quezon Nation. Narito na ang ating ulat panahon para sa araw na ito. At patuloy nga ang paglayo ng bagyong Ophel sa kalupaan ng bansa matapos naman ito maglandfall dito sa may bahagi ng Bagao, Cagayan at nanalasa doon. Inaasahang patuloy itong hihina habang kumikilos nga sa Luzon Strait, papalayo naman sa ating bansa. At mamayang hapon o gabi ay bagya itong lalabas naman dito sa may bahagi ng Philippine Area of Responsibility at muli namang papasok at saka maglalandfall sa kalupaan ng Taiwan. Batay sa data ng Bombo Weather Center, huling namataan ang mata ng naturang bagyo sa layong 100 km northwest ng Calayan, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na maabot sa 120 km per hour malapit sa gitna at mayroon na lamang itong pagbugso ng hangin na maabot sa 150 km per hour. Patuloy ang pagkilos ng naturang bagyong Ophel sa pa-north-northwestward na direksyon sa bilis naman na 20 km per hour. Sa kabila ng paglayo ng naturang bagyo, umiiral pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 sa may bahagi ng western portion ng Babuin Island, northwestern portion ho ng mainland Cagayan at northernmost portion ng lalawigan ng Ilocos Norte. Nakabandira rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa nalalabing bahagi ng Babuyan Island, northwestern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte. Samantala, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa lalawigan ng Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, northern portion ng Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, Kalinga, northern at central portion naman ng Abra at nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at maging dyan ho sa may bahagi ng northern portion ng Ilocos Sur. Samantala mga kabombot Quezon Nation, pumasok na nga kagabi sa Philippine Area of Responsibility etong si Bagyong Pipito. Taglay nito, ito ay namataan sa layong 795 km east ng Giwan Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na maabot sa 110 km per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hangin na umaabot naman sa 135 km per hour. Patuloy nga ang pagkilos ng naturang sama ng panahon pa-westward sa bilis naman na 25 km per hour. At yung mga kabobot Quezon Nation, inaasahan mo itong maglalandfall dyan sa may bahagi ng Bicol Region, particular na dito sa may lalawigan ng Catanduanes sa araw yan ng Linggo. At dahil dito mga kabumot ka sa nation, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang lugar sa Luzon, particular na dyan sa lalawigan ng Catanduanes na maaring ang paglandfall ng bagyo at bilang paghahanda rin ito mga kabombo. Kabilang rin sa naturang wind signal ang eastern portion ng Camarines Norte, ang eastern portion naman ng lalawigan ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, maging ang eastern at southern portion ng lalawigan ng Sorsogon. Maliban ho sa Luzon, nakataas rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa may Visayas, kabilang na ang northern Samar, northern portion ng eastern Samar, maging ang northeastern portion ng Samar. Itong mga kabombo Makassar Nation, itong si Bagyong Pipito ay maaaring ang ganap na maging typhoon ngayong araw ho yan o pagsapit mamayang hapon, bukas naman, maaaring maabot naman ito itong typhoon category. At ang kagaya na nabamanggit ko kanina, posibleng maglandfall itong si Bagyong Pipito sa araw yan ng Linggo dito sa may bahagi ng, particular dito sa may lalawigan ng Catanduanes, at tutumbukin ito itong mainland Luzon bago ito tuluyang lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Sa ngayon, malayo pa, wala pang direktang epekto itong Bagyong Pipito sa alimang bahagi ng kalupaan ng ating bansa, bagamat nakataas na nga itong Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi sa Luzon at Visayas bilang paghahanda na rin dahil nga sa posibleng paglapit pa nitong naturang sama ng panahon. Bombo Genesis. Okay. Anong worst case scenario, Bombo Victor, dito sa Bagyong Pipito? Anong pinakamataas na signal pwedeng iangat after nito? So far, Bombo Genesis, ang pinakamataas na wind signal na maaaring itaas ay Tropical Cyclone Wind Signal No. 5 dahil nga inaasang maaabot nito bukas itong Super Typhoon category bago pa man ito maglandfall dito sa kalupaan ng ating bansa. So parang Bagyong Ophel din, ano? Pero ang kahit papaano sa Bagyong Ophel, ang kaunting konsolasyon, ano, ay after na paglandfall nito, agad-agad na bumaba after ng super typhoon at naging typhoon category na lamang. May ganito rin bang senaryo sa may Bagyong Pipito? Well, hindi natin inaalis ang ganyang posibilidad, Bombo Genesis. Maaring bago pa man ito maglandfall,
dito sa may kalupaan ng ating bansa, particular dito sa may bahagi ng Bicol Region, ay ito ay lalakas at posibleng humina naman bago ito tuluyang tumama dito sa kalupaan ng ating bansa. So far, Bombo Genesis, malayo pa naman itong naturang bagyo. Maaring maglandfall ito, depende sa magiging direksyon, maaring dito sa may Catanduanes o maaring dito naman sa may eastern portion naman ng Visayas. Okay. Maraming salamat, Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon. Balik sa iyo, Bombo Genesis.